Pero kung may sapat kayong budget para sa celebration ng isang espesyal na okasyon, gaya na lang ng anniversary o kaya Valentine's Day, siguradong papatok sa mga magsing-irog ang mga seafood aphrodisiac na ito. Dito sa Pasay City, pag nag-order ka ng isang seafood dish, pwedeng mamalengke ka muna, tapos ipapaluto mo na lang sa kanila. Tingnan nga natin kung magkano yung presyo ng mga very, very fresh daw na mga seafood dito. King prawn, 1,800 pesos. Ay, napakalaki! Ito naman yung tinatawag nila na blue crab, kasi makikita ninyo yung mga sipit niya, blue siya. 950 pesos. 1,800. Tapos ito, buhay pa yung mga alimango. Kung sipit lang ng alimango ang bibilin mo, 1,200 pesos per kilo. Ibang level! Pero ang pakay ko talaga dito ay ito. Ah! Lobster or tiger lobster. So, if I'm not mistaken, ang presyo nito ay 3,500 pesos per kilo. Pero, ang sabi nila, kung medyo may pera ka, pwede kang umorder ng lobster na talagang buhay na buhay pa. Pero syempre, mas mataas na ang presyo noon. So, tingnan natin yung mga live lobster nila. Incidentally, ang lobster, isa daw aphrodisiac. Kasi meron itong zinc at saka merong vitamin B12 na nakakapagpataas ng adrenaline, ng energy, fertility, at testosterone ng mga lalaki. Oh! Totoo kaya yon? Hi! Hi, madam! Kumusta? Okay naman po. Si Pangga, tama ba? Yes po, Pangga po. Si Pangga, kababayan ko sa Rojas, sa Capiz. Yes, madam. Oo. So, totoo ba ang chismis na yung lobster na 3,500 pesos kapag patay, pag buhay? 5,800. Ay! 5,800? Akala ko 5,000 lang. 5,800, madam. Ay, Diyos. Sa tiger lobster, buhay pa siya. So, susubukan ko ngayong manghuli ng lobster. Tanggali ka dito! Ay, alin ba dito? Diyos ko, teka lang ito, ha. Ito po. Hindi to naninipat ha? Ay, hindi po. Oh my God, teka lang, wait lang. Ayan, ito na po. Ayan na. Dalawang sipet? Yes, pwede hawakan naman. Ko. Dahan-dahan lang ha. Ay! Ayan na! Behave naman yung mga alaga. Behave naman pala yung lobster. Yes. So, may mga bumibili nito kasi sinasashimi nila. Yes po, for sashimi. Ah, mas manamis-namis ang yes lasa po. Daw kapag buhay. Ah, kaso lang parang hindi ko afford. Wow. Aphrodisiac daw to eh. Oo. Pampataas daw ng ano. So, ito na yung nahuli nating lobster. Para fresh na fresh yung iluluto natin. Idiretso na natin sa kusina. Kasama ko ngayon dito si Kuya Joel. Hi, Sir Joel. Yes, ma'am. Okay, tuturuan niya tayo kung paano gumawa ng lobster cheese noodles. So may lobster na, may cheese pa. Sarap nito. Okay, so simulan na po natin. Igigisa muna ang luya at onion leeks. Ano po yan? Yan yung pinaglagaan na ng lobster. Lobster. Ah. Tapos lalagyan natin yung noodles. Noodles. Anong klaseng noodles po ito? Ano lang ba? Sa Chinese noodles ito eh. Pansit canton. Parang pansit canton. Pansit canton kung tatawagin natin. Pagkatapos, titimplahan ito ng seasoning powder, chicken powder, asukal, at kaunting asin. Ilagay na rin ang keso. Tapos, may cheese na! Yung cheese na ginagamit niya yung talagang mabilis matunaw na cheese. Oh. Quick melt ba? Oh. So ito, nilutulong natin dun sa ano, pinanglasa natin dun sa pansit canton, yung mismong pinaglagaan ng lobster. Plus para yung mga ano, chicken powder. Para malasahan mo siya, ma'am. Oo, para malasa. Lagay natin sa plato. Parang ito ngayon yung base niya. So, naluto na natin yung parang bed niya. Ngayon, yung toppings na. Para naman sa lobster toppings, igigisa ang luya at onion leeks. Ito, ma'am. Cheese agad! Idadagdag ang keso at ang pre-cooked lobster meat. Yun! Titimplahan ng asin, asukal, seasoning powder, chicken powder at chicken stock.
At para maging malapot ang sauce, gagawa ng potato starch slurry. Para lumapot lang. Pwede rin cornstarch ang gamitin. Pwede rin, pero mas maganda ito, ma'am eh. Ah, talaga? Potato starch? Potato starch, yun yung ginagamit sa mga lomi eh. Eto na po. Wow! Panalo! Luto na ang ating lobster cheese noodles. Alright, tikman na natin itong cheesy lobster noodles. Tignan natin. Wow! Ang linamnam niya! Ang sarap ng lobster! Grabe! Saktong-sakto yung luto! Panalo! Ay, nako! Ano ba to? Ang sarap! Hindi overpowering yung cheese. Saktong-sakto lang para mabigyan niya ng linamnam yung dish. Ang nalalasahan mo pa rin talaga yung flavor ng lobster. Ay, ang sarap naman ito! Yung mismong dish niya, maalat-alat siya na malinamnam. Tapos, talagang ang star of the show ay yung lobster. Kasi, it's perfectly cooked. Hindi siya overcooked at all. Very tender pa siya. Tapos, wala siyang lansa at all. Siyempre, hindi pa tapos ang pagpapakitang gilas ni Kuya Joel sa atin pagdating sa lobster. Bukod sa lobster cheese noodles, tuturuan din niya tayong gumawa ng lobster soup. Chinese soup. Chinese soup. Lobster Chinese soup. Tingin ito ah. Game! Igigisa muna ang luya, onion leeks at mushrooms. Sunod na ilalagay ang lobster stock. At may kuluan ang lobster. So, kapag nagpakulo po kayo ng lobster, make sure huwag po masyadong kulong-kulo. Kailangan nyo lang, mga 3 minuto lang, tanggalin nyo na kaagad yung lobster para hindi siya ma-overcook. Titimplahan ng sabaw ng asin, asukal at chicken stock. Ano lagyan po natin yan? Yung ano, mustasa. Chinese mustasa, ma'am. Eh, pero kung wala kang Chinese mustasa, anong pwedeng ilagay? Pwede Tagalog, ma'am. Pechay Tagalog? Hindi, Tagalog na mustasa. Eh, ganun talaga? Parehas lang. Ano? Parehas lang? Ah, okay. Hayaan lang kumulo sa loob ng 5 minuto. Kapag kumukulo na, pwede nang ihalo ang pre-cooked lobster meat. At para maging creamy, lalagyan ito ng evaporated milk. Huling ilalagay ang Japanese tofu, hayaan lang ulit kumulo sa loob ng 1 minuto. Ang ganda naman! Alam niyo po, ang lobster ay very rich in zinc and B12. Nakakapagbigay ng energy, fertility, charot! At saka nakakapagpadagdag daw ng testosterone levels. Ay, nako. Bagay na bagay pang Valentine's Day. Nako, excited na akong tikman itong lobster soup Chinese style. Oh, wow! Sobrang refreshing ng soup. But at the same time, malinamnam siya. Crunchy pa yung mga vegetables na nilagay. Tikman natin yung mismong lobster. Mas subtle yung flavor ng lobster dito compared dito. Ito medyo mas malalasahan mo talaga yung alat ng lobster. Ito very, very subtle siya. Parang naghalo na yung flavor ng vegetables doon sa mismong lobster. Sarap. Yung soup itself is very refreshing. At saka meron siyang linamnam. Alam nyo kung ano na lang kulang dito? Kadate. Yun na lang ang kulang dito, kadate. Sobrang perfect for Valentine's Day.